Magandang umaga po sa inyo, mga kapamilya. Ako po si Father Jao. Tayo na ang magkapet pandasal. Naging kaugalian na po natin na habang hinihintay ang pagpasok ng bagong taon, ay nag-iingay tayo kung ano-ano ang ginagamit natin. Yung iba, nagpapaputok kahit na minsan nagiging delikado na para sa kanila. Ang iba naman, mas pinipili ang maging ligtas, kaya kumukuha ng lumang kaldero, kawali o kaya'y mga lata para mag-ingay. Ginagawa daw po ito upang itaboy ang masasamang espiritu na nakaraang taon. Naku, sa ingay ba naman na naririnig natin taon-taon, dapat talaga ay magsilayas na lahat ang espiritong yan. Hindi ba kayo nagtataka dahil taon-taon natin ginagawa ito pero parang madalas pa rin tayong nakakaranas ng kamalasan sa buhay? Hindi kaya may kulang sa ating ginagawa sa tuwing pumapasok ang taon kaya tayo nakakaranas ng ganito? Maitanong ko lang, ilan ba sa atin ang nagdarasal pagtuntong ng alas 12 sa orasan? Ilan ba sa atin ang nagdarasal para sa ating pamilya, sa ating kapwa, o sa buong daigdig? Humihingi ba tayo ng tawad sa Diyos sa pagkukulang noong nakaraang taon at ng biyaya na makagawa ng mabuti sa taong hinaharap? Mga kapamilya, hindi sa dami ng paputok o lakas ng ingay sa kalsada natin tuluyang mapapalayas ang masasamang espiritu. Ang katahimikan ng ating puso at taimtim na pagdarasal ang siyang pinakamabisang panlaban sa kanila. Kaya sa pagpasok ng taong ito, bago mag-ingay sa kalsada, lumuhod muna at manalangin sa Diyos na mapagpala. Amen.